What's up mga Ellen? Nandito ngayon tayo kay Bike Imo. So mayroon tayo yung babae chick dito na sigurado ako ngayon nyo lang makikita. Maglalakbay ako pag-usa kawalan upang namunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Basic na natin to ang si Mungus Guide Sport. So yung frame ito ang ginamit na material is Tectonic 2 Aluminum Adventure Geometry Internal Cable Routing sa ilalim. 9mm by 142 yung likod, yung dropout niya. And replaceable yung kanyang hanger dito. And yung head tube nito is tapered na rin. Yung haba, 125mm. Yung cord naman na ginamit sa kanya is Mungus Aluminum Steer yan. And 12 by 100 and quick release na rin yan. Yung size naman ito is small size frame, size 46cm. And yung kanyang top tube, ang size niyan is 52.2. Yung reach naman ito is 371mm. And yung kanyang stand over height naman is 783mm. So naka-sloping siya, maglalaan kayo dyan. Siyempre, ng at least 2 inch pag sumakay kayo dyan. Dito naman tayo sa kanyang crank. Yung ginamit na crank sa kanya is a Samok TAM31 Aluminum 46 170mm and Harotech. Meron siyang lago sa pabutas na modulo din dito. Yung chain na ginamit sa kanya is a KMC Z99 yan. Bottom bracket is a Samox external 3-piece threaded and 68mm yung kanyang shell. Yung shifter naman ito is a Shimano Sora R3000 naka 2x and 9-speed na rin yan. Sa likod, yung cog na ginamit dito is a Sunrace 9-speed na yan, 11 yung pinakamaliit, 34 naman yung pinakamalaki. Yung FD clamp type, ang ginamit dito na FD is a Shimano Sora R3000. Meron siyang lagayan dito ng ulam o ng battery din sa kanyang seat tube and down tube. Ayan, nandito yung Mungo sa kanyang down tube. Meron siyang missing link na hindi naman nawawala. Yung RD naman na ginamit sa kanya is a Shimano Sora R3000 din yan. Rims naman na ginamit dito is WTV ST19 Aluminum Double Wall 19mm and 32 yung kanyang spokes. Tubeless ready na rin yan. Yung hubs naman ito sa unahan ang ginamit is Exposure Aluminum Ball Bearing 9mm by 100 32H and 6 volts. Sa likod naman, Exposure din Aluminum Ball Bearing 9x135 naman dito sa likod and 32 pa rin yung kanyang holes and 6 volts pa rin yan. Yung ginamit na gulong sa kanya is a Kenda. So maganda klase na yung ginamit. Kenda na yung gulong na ginamit sa kanya. Kenda Black 8. Ayan, kita-kita niya naman dito. Yung size niya is a 29x1.75. So pag kinumbert natin yan at around 700x47C. So medyo malapad-lapad na yan mga alien. Spokes ito is 14 grams and stainless steel na rin yung ginamit dyan. Yung pedals niya, hindi nga lang nakalagay dito, pero yung pedals na gagamitin dito is a Mungus nylon. Yung brakes naman ito sa likod, ang ginamit dyan is a Promax DSX 330 flat mount, mechanical aluminum, and yung diesel rotor naman ito is 160mm. Yan, standard lang siya and syempre, QR na rin siya dito. Dito naman tayo sa kanyang seat post. Seat post dito is a 27.2 and alloy na rin. And madamot, hindi siya ipapayaman ng seat post. Ayan, hindi siya naku-equilis dito. Nakatubo siya dito. Upuan na ginamit, isang Mungus na rin. Ayan, may aim siya dito. Yung port, adiskasa natin yan. Alloy na rin. Grabber naman ito, exposure, aluminum. 450mm yung width. And yung kanyang clamping is a 31.8mm. Yung stem naman ito, syempre exposure na rin yan. Diecast, threadless, 90mm. Naka 7 degree yan. And clamping is a 31.8. Headset naman ito is a threadless ZS44. Retainer bearing yan. Dito naman tayo sa grips niya, exposure ang ginamit, non-slip tape to. So ngayon, alamin natin yung timbang ni Mungus Guide Sport. So feeling ko nasa ano lang to, nasa 12 to 13 kilograms. So alamin natin mga alien. Okay, timbangan natin si Mungus Guide Sport. 3, 2, 1. Unang timbang, ayan, nakalutang. Kitang natin yung paan, ang higante. 11.48 at 98 kilograms.
Pangalawang timbang. Okay. 11.9, almost 12. 11.93 naman siya. 11.93 kilogram. So, pangatlong timbang. Okay. Ay, ito. 11.93. So, nasa 11.93 to 11.98 kilogram. Si Munggus. Guys, boy. Okay, sa yan yung timbang niya. Wala pa siyang 12 kilogram. Magaan siya para sa isang gravel bike. Mayroon namin itong kasamang frame bag. Ayan, Munggus na rin. Mga alien, pang malakasan yan. And maganda yung top tube niya. Nakalimutan ko pakita sa inyo yung top tube niya. Simpleng design. And nandito yung adventure. Ayan. Adventure touring. So, panggalaan talaga ito, mga alien. Pwede kayo maglagay dito. May lagayan din pala ng ulam dito. Ayan. Sa ilalim, mayroon din pala. Sa taas, wala. And meron siya dito sa likod na nakabang. Panggalaan. 46 at 30 teeth. Nakahalo tech na rin to. 170 mm. So, Manisori FDR din. And yung kanyang STI. Literal na STI. Size 46. Naka-double TV na rin yung kanyang rims. Kenya na rin yung gulong. Maganda yung ginamit sa kanyang mga pyesa. Branded. So, magkano nga ba ito dito, mga alien? Kay, bike. Imus, ang presyo nito. Eto. Dati siyang 44,200. Ngayon, isa 42,500. Ayan, small size frame. Naka 2x9 speed, mga alien. So, yung details na lang, mga alien, ng Bike Imus is nandyan lang sa video description. Kung gusto nyo itong bilhin, punta lang kayo dito. Tapat lang to ng Robinson Imus. Ayan. Papasok kayo sa kalye. Tapos, eto na. Yung Bike Imus. Maglalakbay ako pag-usap ka wala. Ipagpaliban aking takot, harapin ko ang panganib, lupigin ko aking dilagot. Buksan ang daan, natatahaki, sundin ko ang alam ng puso at aking damdamin. Sa mundo ng kaguluhan, pangarap hindi bibitawan. Pagsanib ng kaluluwa at isip, walang pipigil sa'king pulusok ng kapal.